si Arthur J. Riodike. Nirereklamo nila, idol, yung lying in na kung saan po nanganak, yung kanyang live-in partner. Pilit daw pong inormal, i-deliver po yung bata na normal ikinasawi delivery. Po. Opo, na ikinasawi nga po ng kanyang mag-ina. Nangyari po yan, idol, noong June 11, dakong alas 3 po ng hapon, dyan po sa Imus, Cavite. Okay, in short, dapat ginawang C-section. Cesarean, yes po. Cesarean. Pinilit na i-normal delivery yung bata. Ang nangyari po sa kapipilit, hindi na kayanan po nung nanay, namatay po yung nanay, namatay po yung baby. Sa bagay, lying into, wala tong pasilidad para doon sa C-section. Wala silang doktor, kundi kumadwa na lang kung tawagin. Noong dalhin sa hospital, dead on arrival na. Ano nangyari? Sino may kasalan dito? Sino managot? Alamin natin. Punot dulo. Si Arthur J. Riodike, yung live-in partner na sa Zoom na ngayon. Sir Arthur, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Sir Rapi. Bagong ako. Lahat, ang aming pong taus-puso ng pakikiramay po sa inyo pong live-in partner, maging sa inyo pong baby sana. Nagkikiramay po kami. Pwede bang ikwento sa amin, sir, yung umpisa, yung punot dulo nitong nangyari sa inyong live-in partner, sir? Bali, sir, June 11 po. Friday po yun. Opo. Ginising ako ng partner ko kasi nga po, masakit na daw yung chin niya. Tapos may tubig na pong lumabas. Okay. May bleeding po. Mm-hmm. Then, tumakbo po kami agad dun sa lying in kung saan siya regular nag-check up po. Ito yung Women's Clinic Pilipinas. Ano po? Si Imus, Cavite. Opo. Opo. Okay, sir. Pagpasok po namin doon, chineg po siya. Hindi po ako sama sa loob kasi every time na magpapacheck up kami, hindi ako inaalaw pumasok sa loob. Hindi ka inaalaw papasok? Eh, ikaw yung live-in partner. Ikaw yung tatay ng baby. Opo. Yun nga po. But anyway, sige po. Go ahead po, sir. So, yung after po nila i-check up si Jay, inaidaw po siya. Ah, pinaano yung... Dextrose. Parang kinapa po. Ah, kinapa. Okay, sige po. Pinaay, ikinapa. Okay. Tapos po, paglabas po nila, sabi po ni Jay, manganak na nga daw po siya. So, bali umuwi po ako, kinuha ko yung gamit nila. Okay. Pagbalik ko po, nakahiga na po siya dun sa ward. Nakaano po siya, facing left, sa kaliwa niya po. Kasi sabi, okay. Ganun daw ang gawin. Okay. Tapos po, na-advisean po kaming paliguan namin si Jaila, saka pakainin po. Paliguan at pakainin. Sino po nagsabi noon? Yung midwife po. Okay. Ah, hindi ko pa alam kung bawal ba yun pag mga anak. Bawal ba yung, pwede ba yun papaligo o bawal ba yun? Hindi pa po ako nang alam. Okay. Pero feeling ko, ang sabi po nila, Ate Carol, bawal daw po. Okay, well, anyway, kukonsulta tayo mamaya sa doktor. Malalaman naman natin kung okay ba yun sa oras ng panganak, paliliguan ka muna at pakakainin kung tama ba yun na procedure o hindi. Sige po, so pinaliguan po si Mrs. po. Tawagin natin Mrs. kasi pareho na rin yun. Kulang na lang kasi yung marriage certificate. So pinaliguan po si Mrs. at pinakain. Opo. Pagkatapos po nun, chineck po nila yung baby. Normal naman po. Okay. Mga 3 times po yata kasi may listahan dun sa higaan niya. May ward. Okay, center po. Tapos, okay, merong nag-text sa atin yung IE, ibig sabihin internal examination. Salamat, Princess Eureka. Salamat. Okay, sige po. So, normal naman po yung pag-check, normal po yung baby. Yun po yung sabi po ni Comadrona. Opo. In-admit pa po nila. In-admit na po. Hindi, yung heartbeat po, chinig. Okay. Okay naman po, malakas po. Normal po lahat. Normal yung sa IE, tapos normal po yung sa heartbeat. Okay naman daw po. Opo, okay po yung baby. Send down po ako narinig ko yung heartbeat niya. Okay. Tapos mga ilang oras po after nun, sumakit na yung chan niya na sobra. Hindi okay. Na kaya, kumbaga. Alright. Tapos tinawag ko na po yung midwife. Okay. So, pumunta po sila, tapos inaipo nila ulit. Nag-aipo. Okay. Tapos yun, nag-decide na po sila ipasok si Jay sa delivery room. Okay. Sabi, ang sabi sa akin, sir, maghintay muna daw ako. Sila na daw po ang bahala. Tapos nung nakatulog ako nun sa ward, sir, ginising akong midwife. Pinauwi niya ako. Sabi niya sa akin, toy, daddy, uwi ka muna. Ikot-ikot ka muna. Teka. Ite-text ka na lang namin. Pagka okay na. Mga nganak na si Mrs., pinauwi ka muna at magpasyal-pasyal? Opo.
Sino nagsabi po nun, sir? Yung midwife po. Hindi daw po kasi mapaanak si Mrs. ko po. Kaya nga, iwanan mo muna si Mrs. doon sa lie-in clinic. Pasyal-pasyal ka muna. Opo, parang ganun po. So wala kayo nagawa kundi sundin po yung advice nung... Opo, kasi tiwala naman Madonna. Po kami sa kanila. Okay. Tinawa po nila yung contact number ko. Kasi yung cellphone ni Jai para okay. Makontakt po ako. Okay. So, pag-uwi ko po, umuwi po ako dito sa bahay. Tinanong ko yung mother ni Jai kung normal po ba yung papauwiin ako. Okay. Sandal po, sir, ha? Makasingit. Para sa akin po, hindi ako doktor at hindi po ako madrona at wala po experience sa mga ganon. I don't think so. Kasi kung ako po nandun sa sitwasyon ninyo, hindi po ako uwi. Sabihin ko, hey, manganak yung misis ko, gusto ko, nandiyan ako sa tabi ng misis ko habang nanganak siya. Pagpipilitan ko po yung sarili ko na no, hindi ako papasyal-pasyal. Manganak ang misis ko, gusto ko, nakikita niya ako at makakatulong ako sa kanya, magbibigay ng suporta para lumakas ang loob niya. But anyway, sige po, kung yun ang sinabi ng Comadrona, wala kayong magawa kasi sila yung mas nakakaalam sa kanilang lying-in clinic, sa kanilang patakaran. So, sinunod nyo na lang po. Now, pagkatapos nyo pong pasyal-pasyal, naisipan niyo bumalik na? Hindi po. Umuwi po ako sa bahay. Okay. Na po, medyo nakaidlip ako nun. Tapos pag-iising ko, sir, wala pa rin silang tawag. Tawag o text. So, kasi sinabihan ka na, tatawag na lang kami o titext na lang kami sa kakababalik. Opo. So nag-decide na po ako na pumunta na lang kahit wala pa yung tawag nila. Kasi nga, parang antagal na. Okay. Ilang oras po yun yung pagitan, yung... Pinauwi siguro ka nila sir, tapos... Siguro 1 hour po eh. Kasi nakailip pa ako sa bahay eh. Okay. So pagbalik niyo po after 1 hour, ano pong nangyari? Naghintay po ako ulit. Wala pang lumalabas na midwife. Nandun pa rin sila sa delivery room? Opo. Tapos nung lumipas yung ilang oras, sir, may lumabas na si okay. Marian. Sinabi niya po, yung ulo ng bata nandun na. Kaso yung misis ko daw po, ayaw umiri daw. Yung ulo ng bata lumalabas na? Opo, nandun na po. Okay, nakikita na, visible na po. Okay. Opo. Pero ayaw umire ni Mrs. Opo, yun po ang sabi. Okay. So, pinapasok po ako para ipakita sa akin. Okay, so pumasok po kayo. Nakita niyo na po talaga, lumalabas na po yung ulo ng baby. Opo, pinakita po. Tapos pinalabas ulit kayo? Opo, hindi, nakausap ko po yung asawa ko. Ah, ano po sabi ni Mrs.? Sabi niya, ayoko na, hindi ko na kaya. Sabi niya. Okay. No, sinabi ni Mrs. mo na ayoko na, hindi ko na kaya, narinig po ng Comadrona na nandun po sa delivery room. Nandun po sila nandun. Sila? Ilan po sila nandun? Nasa tatlo po. Tapos may isang papasok-pasok. Yung front desk, nasa front desk. Pumapasok po siya dun. Okay. So nung sinabi ni Mrs. ayoko na, hindi ko na kaya, ano po naging reaction nila? Wala, hindi ko po alam. Ganun pa rin po. Pinapaanak nila. Pinipilit pa rin? Minotivate ko na lang po yung Mrs. ko po. Okay. Sabi ko, kaya mo yan. Nandito na tayo. Matagal mo nang hinihintay yan eh. Okay. Sabi ko, iiri mo lang. Isang malalim na iri lang. Lalabas niya. Okay. Tapos pinalabas na po ako. Okay. Tapos paglabas ko, sir, naghintay po ako ulit doon. Yung pangalawang labas na ni midwife, mga ilang oras din po. Sabi niya, ganun pa rin yung ulo, nasa kita pa rin. Okay. Kaso ano talaga umiri. Okay. Sabi sa akin, pag may nangyari sa baby, wala na daw silang kasalanan. Kasi daw, tinatanong nila si Mrs. ko, ang sabi, ayaw niya daw magpa-hospital. Sinabi daw ni Mrs. yun? Sabi po nila. Pero, nasabi ba ni Mrs. sa iyo yun? Nandun ka ba nung nagsalita ng ganun si Mrs.? Hindi po. Okay. So, sabi lang nila. So, ano nangyari po? Pumasok po ako ulit sa loob. Okay. Gano'n naman po, umiiri naman po siya eh. Okay. Tapos, ang ginagawa ng midwife, dinidiinan niya yung tiyan, sobrang diin, parang pinapunk niya po. Okay. Nasasaktan si Mrs. ko po. Okay. Gusto niya hawakan yung kamay nung para pigilan. Kaso, sabi ng midwife, huwag daw siyang hawakan. Okay. Tapos, mga ilang beses po siyang ginanon, yung diniinan yung tiyan niya. Hanggang sa po pumatong na yung midwife sa ano, sa higaan niya, sa bandang ulo na niya, pinush po niya ng madiin na madiin. Sobrang diin po. Hanggang okay. Sa lumabas na po yung baby. Teka muna, umakyat yung Comadrona, yung midwife sa kama, pumatong na siya doon, tapos pinush niya, pinesyo niya yung tiyan ng
misis mo para ma-push yung bata palabas? Opo, ma-push po. Pinush po nila. Yung okay, ano po nangyari? Pump na nga po yung ginagawa niya, hindi na push eh. Pump na po. Ano pong sabi ni misis? Gusto niya nga pong pigilan yung midwife, hawakan yung kamay. Sabi naman po ng midwife, huwag nga daw hawakan yung kamay niya. Ah, pinipigil. So ibig sabihin, nasasaktan na po si Mrs. kaya nga pinipigilan yung kamay ng midwife. Opo. Pero yung midwife sabi, huwag hawakan yung kamay ko para maituloy niyang gusto niyang gawin. Opo. Okay. Hanggang sa nakalabas na po yung baby. Okay. Yung baby po, wala nang buhay. Wala pong movement na nangyari, kaya umiyak. Ang sabi ng assistant, puro dumi na daw. Oh. Tapos pinalabas na po ako nun, yung paglalabas ng bata. Si Mrs. po, sa mga oras na okay. Yon, ano po yung sitwasyon niya? Okay pa po siya. Ah, okay pa siya noon? Opo. Pero yung baby, naman po siya. Wala nang buhay? Yung baby po, wala na pong buhay. So, nung baby wala nang buhay? Nirevive po nila. Tapos pinalabas opo. Po kayo? Opo, pinalabas po ako. Okay, paglabas niyo po, ano nangyari? Mga ilang oras po ulit, lumabas yung assistant nila. Kumuha po sila ng fan. Kumuha siya ng fan. Kasi yung misis ko daw po hindi makahinga. So pag sabi niya nun, pumasok po ako ulit sa ano, sa loob. Wala po silang oxygen. Wala po oxygen. Meron po siyang oxygen, sir. O bakit electric fan ang binigay? Dapat kung hindi makahinga, oxygen ang nilalagay sa ilong para makahinga. Hindi dapat electric fan. Yung, tapos yung oxygen pa nila, sir, natatanggal-tanggal yung hose. Okay. Hindi siya fit doon sa ano, sa parang tubo. Okay. So ang nangyari, electric fan na lang kapalit ng oxygen kasi yung oxygen hindi gumagana ng maayos. Gumagana naman po. Pero? Gumagana naman po siya. Kasi natatanggal-tanggal. Ayun lang, natatanggal-tanggal kaya kumuha na silang ayuda sa electric fan. Siguro tulong na rin din po yung electric fan. Okay. Tapos po, pagpasok ko nun, nakita ko na siya, si Mrs. ko po. Mm. Yung mata niya kasi kalahati na rin bukas. Ano na po siya? Nagsisisure na. Gumagala po siya. May time na muntik na siya mahulog sa higaan. Tapos, ang ginawa po nila, gumawa sila ng white flower. Inano nila sa ilong, saka sa dibdib. Okay. Hanggang sabi ng misis ko, hindi na nga daw po siya makakita. Okay. Tapos, paulit-ulit siyang humingi ng tubig na mainit. Tapos, hindi daw siya makahinga. Teka muna, dapat sa puntong yon nung sinasabi ni misis na hirap na siya makahinga, wala o man lang nag-suggest sa kanila na dalhin natin sa ospital? Wala po. Ito pa nga po, tinanong ko yung midwife. Normal lang po ba yun? Sabi nila, oo daw. Nangingisay na yung misis nyo, normal pa rin daw sa kanila yon. Normal lang daw po kasi nga daw po, postpartum. Okay. Then, mga ilang oras, hinihilot namin siya kasi daw hilutin daw namin yung pagitan ng tuturo sa kahit lalaki. Hilutin daw namin yun, pati yung paa. Tapos mga ilang minuto, siguro sa mga 30 minutes, nag-lock na yung jaw niya. Nag-lock jaw na, nanigas na. O, hindi na po yung maibuka. Inaanohan na nila ng kutsara. Para bumukas. Tapos po noon, dun na yata sila tumawag na ambulance. Kasi yung dila po, lumabas yung dila, nakagat niya po eh. Nakagat niya na yata yung dila niya. Okay, doon pa lang sila, sa puntong yun pa lang, sila ay nataranta at nagtawag ng ambulance. Pero nung sa umpisa pala na nahirap ang huminga at nangingisay, si Mrs., wala lang sa kanila, normal lang daw yon. Sige, nung tumawag po sila ng ambulance, dumating po ambulance, nung mga oras na yon, okay pa si Mrs., humihinga pa. Hindi ko na masabi, sir, kasi tigas na ng panga niya eh. Hindi nila lang bumabok eh. Nasa ambulance na kami, nire-revive po siya, nire-revive na lang siya. Okay. Hanggang sa umabot na po kami dun sa ano, sa ospital? Opo, sa Pillars po. May EMS po. Pagdating po sa ospital, ang dead on arrival na? Opo, dead on arrival na daw po. Okay, sandali lang po sir ha. Kausapin natin si Miss Patricia Gomez, Integrated Midwives Association of the Philippines. Kumonsulta tayo kung tama ba yung ginawa nung midwife sa lying in na kung saan binawi ng buhay itong misis ni Sir Arthur J. Miss Patricia, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. Kanina po kayo naikinig from the start. Ano po yung takeaway nyo rito? Base po sa inyong mga napakinggan. Oo. Bago ako, sir, sumagot, sa ngayon kasi nag-iimbestiga na rin yung probinsya ng Cavite tungkol dyan. Kasi tinanong ko rin yung aming midwife supervisor para tingnan niya kung ano talaga yung kaso, no? So, nag-iimbestiga na po sila ngayon.
So, ganito kasi yan si sir. Kung halimbawa, si Mrs. Ba, tinatanong ko si sir, kung si Mrs. Ba ay doon talaga nagpa-prenatal sa clinic na yon, or sir, dumating lang sila ng mga anak. Kasi dapat... Sir, sandal pa mama. Sir, doon ba nagpa-prenatal palagi si Mrs.? Opo. Doon. Pero sir, nung una sir kasi, nung bago malaman namin siyang buntis, hindi kami doon yung una. Saan? Sa ospital? Hindi po. Sa Laing In, pero may doktor po doon. Okay. Pero saang point na doon na kayo nagpa-prenatal bago talaga sa actual na panganak? Yung pangatlo, pang-apat na po yung ano, check-up. Pangatlo at pang-apat? Opo, dire-diretso na po. Tapos dire-diretso na. Okay. Ayun daw po, ma'am. Ah, sige. Okay. So, which means may prenatal siya doon, di ba? May prenatal siya doon. Opo. Unang buntis yan, sir. Unang buntis. Unang buntis lang ba? Panganay po. Panganay raw po, ma'am. Panganay. Okay. So, kung tama lang naman sa edad yung si nanay, di ba? Kasi ang midwife dapat hindi nag-handle ng mga 17 years old, bababa, di ba? 18 years old, bababa. Hindi pwede kay midwife clinic yon, di ba? Alam dapat ni midwife yon. Pangalawa, kung nakapag-prenatal doon at nakita naman niya na pwede na siyang manganak na normal, of the right age, of the right time, pwede yan. Kaya lang sabi nga natin ay medyo mag-ingat ang mga midwives, lalo na pang panganay, kasi hindi natin alam kung gaano katagal, gaano kahirap, di ba? Maganda ba siya? Yun nga sabi kanina ng tatay, hindi marunong mag-ire si nanay, no? So, pag hindi marunong mag-ire si nanay, kailangan ng konting tulong, himas-himas at yan, para lumabas ang baby at tutulungan si nanay, okay. Lalo na kung... Makasingit po, mama. Tama lang ba ho yung procedure na ginawa po ng midwife nung hindi marunong umire nga itong si nanay? So ang ginawa niya dahil lumalabas ng ulo ng baby, umakyat sa kama itong si midwife at pinapampo yung tiyan noong pasyente para lumuha po yung baby. Ang tawag dapat dyan, Sir Rafi, alalay. Di ba yung parang hindi yung itutulak mo, kundi nag-guide lang yung kamay mo para isundan mo ang pag-ire ng nanay. Di ba? Pag-ire ng nanay. Apo. At lalabas, so susundan mo ng hagod ang tiyan para lumabas ang bata, di ba? So, ma'am, paki-describe, anong klaseng alalay? Ginaguide ba yung parang, hindi naman tulak, it's not the right word eh. Parang dinudusok mo rin yung bata palabas para... Okay, sandali lang, mama. Mas maganda magagaling kay Arthur J. Arthur J, alalay lang ba yung pagtulak sa tiyan ng misis mo para lumabas yung bata? Paano ba yung nakita mo, yung actual na nakita mo? Ano, sir, para na siyang pinapampi. Sunod-sunod. Ibig sabihin, dinidiinan. Opo. Saka nung dinala namin siya sa hospital, puro pasana po yung tiyan niya, sabi ng doktor. Okay. Ayan po, ma'am. So, ibig sabihin, hindi po yung alalay yun kasi may mga pasa nakita ng doktor pagdating sa hospital. Kundi talagang dinadaganan. O sige, naintindihan naman natin yun, sir, no, na hindi dapat idiinan na sobrang-sobra kung talagang sama ang sabi ni sir, na may pasa na ang nanay sa tiyan, ay hindi dapat magkakapasa dahil kung alalay lang ang pagtulak, di ba? Kasi nga tama yun, nandiyan na yung ulo, hindi matima. Kung tama, well, kung di ko rin nalaman, sir, kung talagang ang bata ba ay tama lang sa timbang? Ito nga sana mamantanong ko eh. Di ba pagdating sa prenatal, may idea na dapat yung midwife, yeah, o yung mga doktor kung ano yung bigat ng lalabas na baby. Yes, kaya sila magsasuggest na malaki itong baby, pwede natin isisi na lang siguro para hindi mahirapan yung nanay. Di ho ba? In this case, mukhang pinipilit ata nila na talagang normal delivery kasi pag sisi yun, walang kakayahan ang lining clinic, kailangan din sa hospital. Meaning, walang kikitain yung lining clinic. So parang pinili talaga nila na panganakin na kahit na hindi dapat sa kanila yon. Yeah. Sana hindi ganon, 'di ba, ang objective. Kaya nga gusto ko makita talaga dapat ilang pounds bang bata o tama ba siya sa kabuuanan, 'di ba? Parang ganon siya. Kasi kung ang midwife dapat marunong, skilled siya, dapat alam niya kung nasa akin ba ito or hindi. Base doon sa pag-increase ng timbang ng nanay buwan-buwan, 'di ba? At alam niya 'yan kung makapanganak siya ng normal or hindi sa clinic. Correct. Well, hindi ata ginawa yan ng midwife. Isa pa, ma'am, saan punto dapat na yung midwife
magde-decide na kailangan itakbo na to sa ospital sapagkat hindi na namin kaya and this is an emergency case na. Saan punto dapat? Kasi ang kwento din ni Mister, yung misis daw niya nangingisay na and yet ang ginawa lang nitong midwife, kumuha ng white flower at electric pan, pinahanginan at binigyan ng white flower, eh yung mata tumitirik na raw, hindi pa sila tataranta. Ganito kasi yan, Sister. Ang first stage of labor na tinatawag, may mga number of hours lang dapat yan ang waiting eh. Second stage of labor, ganon din yon, ilang hours lang dapat. Dapat nag-increase ang pagbuka ng puwerta halos 1 centimeter per hour. So kung meron kang mga nag-two hours na, ganon pa rin ang buka ng puwerta, eh magsuspetsa ka na na malaki siguro ang bata, di ba? O kaya malaki ang ulo ng bata, so hindi mapalabas siya sa normal, no? Kaya sa point na yon, dapat nakapag-isip sila na hindi natin kaya to, dali na to sa ospital, di po ba? Yes. Okay. Yes, kasi nga may mga record dapat din, kaya tinuturuan kami mag-labor watch. Anong titingnan mo, ilang centimeter na ba ang nag-open, di ba, ilang oras na ba sa iyo. Kapag tumagal sa iyo, eh kailangan mo nang dalhin sa ospital. Isa pa ma'am, isa pang tanong. Okay. Now, sa kaso nito, yung baby lumabas na at wala ng buhay. A. And then B, si nanay, hirap makahinga, tumitirik na yung mata, nangingisay-ngisay, o seizure, nakakaranas ng seizure. Di ba sa puntong yun, dapat yung lying in clinic, nagtawag na ng ambulansya at itatakbo na yung pasyente sa ospital? Yeah, routine procedure sa kanila dapat yun. Okay, so therefore, another kapabayaan na naman. So marami sila mga tsansa na sana ginawa nila, tinakbo sa ospital yung pasyente, which they did not. So very clear dito, nagkaroon sila napakaraming kapabayaan. Tama ma'am? Yes, so. Kasi ang sinasabi nila sa mister ng pasyente, na yung yumao, na kapag may nangyari dito, wala kaming kasalanan. So therefore, meron po talagang pananagutan dito yung lying in, pati yung midwife. Tama po ma'am? Opo. Alright, so pwede po sila madimanda? Opo. So ma'am, ano po yung may advice nyo? Maraming nakikinig ngayon sa atin. I'm sure may mga midwife din nakikinig. In fact, sa mga messages ngayon, mga comments ng mga netizens, mukhang mayroong mga midwife dito, may mga nakaintindi. Ano po yung ipapayo nyo sa mga midwife at ano po ipapayo nyo sa mga nanay na expecting na mga anak? Ayun na nga, kasa mga midwives, of course, dapat gagawin nila ang tama kasi kami, hindi naman kami nagkukulang sa pagpapaliwanag sa kanila anong dapat bantayan nila. Diba, pagpasok ng pasyente at naka-active labor na siya, anong dapat bantayan, ilang oras lang dapat manatili sa clinic mo, diba, at bago mo siyang i-refer sa hospital. Kasi meron mga number of hours lang dapat na i-stay. Hanggat hindi manganak dapat yan, na matagal na sa clinic mo, i-refer mo na sa hospital. May mga dahilan kung bakit hindi siya manganak na hindi natin sometimes makikita. Diba? So yun ang amin niya pa pagpaliwanag sa mga midwives. Okay. So halimbawa sa mga pasyente din naman, yun nga sabi ko sir na ngayon ay pinapaimbestigahan natin sa baba, no? Ano ba talaga ang nangyari, 'di ba? Kasi kung may reklamo, tama 'yon. Kung may reklamo sila, nandiyan kay ngayon natutulong sa kanya or maybe pwede niyang idalhin sa PRC para at least ang PRC din mag-imbestiga sa kaso at kung ano man ang kasalanan ni midwife ay maging ano ba yon, magiging ehemplo, 'di ba, ng ating ng aming kasamahan sa organisasyon, ng aming kasamahan sa baro na mag-ingat kasi ito nga dalawang buhay, isang bata, isang nanay ang nawala. Siyempre nga naman sir, naintindihan natin yung kalagayan of course ni ng kasama ngayon ni Mrs. Nyan. Oo. Sandali po mama, ito sabi ni Alicia, sana nag-decide din yung asawang lalaki na dalhin sa ospital at ipa-CS. Sorry Alicia, hindi ka nakikinig masyado. Wala ngang karapatan si Mister na mag-decide para sa kanyang wife at pati para sa kanyang sarili. In fact, doon pa lang yung pinapalabas siya. Hindi na siya makapag-insist, di ba? Dahil yun daw ang patak ng lining clinic. At ito po, very, very irregular na sasabihin po nung midwife, umuwi ka muna sa bahay, magpasyal-pasyal ka muna para di ka mainip, matulog ka muna doon, kami nang bahala dito sa misis mo habang si misis hirap na sa panganak. Tama lang ho ba yun, ma'am? Pagka na-admit mo na kasi, mas maganda dapat yung may member of the family na nandyan nakatingin para in case na may emergency, madali mo siyang kausapin. Correct. And also, last question man para sa inyo, and then tatawagan ko yung police, kukonsulta po kami kay Attorney Gary Tungol ng AXIS Party List. At what point sa isang panganganak na sasabihin ng midwife dapat, teka muna, hindi na namin kaya to, let's call the
ambulance? Sa anong punto po dapat? May mga palatandaan. Unang-una pa lang, labas-masok yung ulo ng bata, hindi mapalabas, di ba? Huwag mo nang daganan or whatever it is, di ba? Mayroon ng dahilan kung bakit hindi lumalabas. Unang-una, sabi nga natin, pagod si nanay. Pangalawa, hindi marunong mag-ire. So, huwag mo nang pahirapan ng nanay. Di magsabi ka na sa asawa. Kaya nga sabi ko, dapat hindi pinaalis ang asawa para at least may sasabihin na, oh, hindi na kaya ni misis, hirap na siya. Hindi na natin din kaya siguro kasi hindi siya marunong umire. Baka pwede na natin dalhin sa ospital. Isa pa yan, Sir Rafi, dapat yung isang clinic, meron siyang standby or sabihin natin ka-MOA with ambulance para madali din matawagan. At may hospital at may doktor na madali niya niyang tawagan. Correct. Para at least mabilis ang referral. So ibig sabihin, tuwing may mga anak, dapat may naka-standby na ambulansya. Yes, sir. Inaabisuhan mo yung kamuha mo na ambulansya. Right. Naka-standby dapat sa mismong clinic. May naka-standby na ambulansya ba? Kayo napansin, Sir Arthur, nung mga anak, misis nyo? Okay. Wala po. Dapat gawin pong... Sir, hindi naman sa clinic nila, pero yung i-sound off lang ba niya sa kanyang kamuha na ambulansya or kamuha na hospital or kamuha na doktor? Sandali po, ma'am. Sir Arthur, ilang minuto from the time na tinawag nila ambulansya to the time na dumating po yung ambulansya? Siguro, sir, mga 10 minutes, mga ganun po. 10 minutes. So, wala po silang doktor doon. Every minute counts kasi, ma'am eh. Na-guess nyo po? Kasi kung akong tatanungin, every minute counts. Dapat, kapag may mga anak, tuwing may mga anak, may naka-standby na dyan ang ambulansya para tulad nito, nagka-problema nga talaga, then right there and then, sasakay agad yung pasyente sa ambulansya, nakasave ng 10 minutes. Mali mo, baka yung 10 minutes na yun naging dahilan para mabuhay pa sana yung pasyente. Di ba? Sandila po, mama. Ito yung Negaret tungo ng AXIS Party List. Ito yung Negaret. Yes, magandang hapon, Sir Rafi. Narinig mo yung pag-uusap namin. Yes, sir. Narinig okay. Sir Rafi. So, ano po di maikaso dito sa lying clinic pati doon sa Comadrona? Okay, sir. Dito meron po tayong case ng reckless imprudence resulting into homicide. Dahil sa aking palagay, Sir Rafi, yung kanyang ginawang technique o yung tinatawag nating application ng fundal pressure, yun po yung pagtulak ng sobra-sobra doon sa chan or uterus ng isang nanganganak na babae, nagresult siya most likely into laceration or pagsusugat ng ari ng babae, which caused her to bleed to death. Pero yun pa lang po ang tantsa ko sa narinig kong details. May mga pasapasado sa tiyan eh. Nung yes, pagdating sa ospital, sabi ng doktor sa ospital, yes, sir, yung mga pasa would be an indication of overuse ng force when they tried to do yung fundal pressure na technique dun sa nanganganak na babae. So lalong lumalakas po yung theory natin na may reckless imprudence dito resulting into homicide on the part ng midwife po who was in charge, pati na rin po yung mga taong may control or supervision doon sa lying in clinic. So yung mismong lying in clinic, meron bang kaso din? May yung lying in clinic as an entity, for example, as a corporation, Sir Rafi, wala. But rather yung mga tao na nagmamanage noon or who has supervising authority over yung gumawa ng procedure, meron po, Sir Rafi. Sila rin po makakasuhan ng reckless imprudence. So yung mga nagmamanage ng lying in clinic na yon, maging yung mismong kumadron na nagpaanak doon yes. sa pasyente, may pananagutan. So pwede makulong. Meron. Yes, sir. Meron rin po, Sir Rafi. Okay. Anong tawag ulit doon sa kaso? One more time? Reckless imprudence resulting into homicide po, Sir Rafi. Mabigat-bigat din na kaso yon. Mabigat po, Sir Rafi, dahil bababaan mo lang ng 1 degree yung penalty ng homicide. So, hindi po bababaan ng 4 to 6 years imprisonment po yun, sir. Sige. Maraming salamat, Tony Garrett, tungkol ng AXIS no Party List. Okay. Kanina pa nung amin tinatawagan yung lying in clinic, ang sinasabi sa amin, abogado na lang daw ang magbibigay ng pahayag. Sige, pagbigyan natin kung yung abogado gusto magbigay ng pahayag. Pero sana in Tagalog, wag po yung English, ha, pag kayo'y magbigay ng statement. Pati po yung attorney ayaw na magsalita. Ayaw magsalita ng attorney. Hindi natin pwedeng pilitin. However, si Colonel, I'm sure magsasalita sa atin, si Colonel Gerald D., Chief of Police ng Imus Cavite. Colonel D., magandang hapon po, sir. Colonel. Magandang hapon po, Sir Robby, at sa ating mga tagapakinig. Opo. So, Colonel, pwede natin sampan ng kaso itong kumadron na nagpaanak dito sa namatay na pasyente nila. Meron na po nung nagiklamo ako sa amin yung mister. Nirelease po namin yung kaso na ng reckless imprudence resulting in homicide dun sa case po ng mother. Hmm. And we're also looking into dun sa death po ng bata since na namatay siya bago pa nilabas. So, maaring mayroon siyang unintentional abortion.
Pero sa ngayon po, ang pinapile pa lang po namin is reckless imprudence resulting in homicide. Yun pala yung unang kaso. Pero pinag-aaralan nyo pa rin po yung unintentional abortion. Apo, unintentional abortion on the part naman po dun sa bata. Ayun. Okay. So, yan po yung piniprepare nyo na po na isang pa yung kaso niyan sa piskalya. Opo, sir. Itaantay na lang po namin yung mga birth certificate at yung cause of death. Lalo na yung bata, kung namatay ba siya sa loob ng sinapupunan o doon sa labas. Kasi kung nasa loob ng sinapupunan, that could be constitute unintentional abortion. So, dalawang kaso, sir, kung tutusin. Opo, sir. Opo, sir. Kasi iba yung kaso ng nanay at iba naman kaso ng sa bata. Ayun. Sobrang thank you po, Colonel Gerald D., Chief of Police ng Imus, Cavite. Sir, mabuhay po kayo, Colonel. Maraming salamat po sa rapid. Thank you po. Si Ma'am Patricia Gomez. Ma'am Patricia. Yes, apa. Maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin. Salamat po sa pag-educate sa amin. Maraming kami natutunan sa inyo. Always, 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 always sa pagpaano mo sa akin. Ha? No problem. Thank you po, Madam Patricia. Thank you. Yes, Mr. Rafi. Sir Arthur. Hello po, sir. Okay. Lahat po ng tulong na kakailanganin po ninyo, ibibigay po namin sa pagpapalibing, sa burol, kami po itutulong sa inyo. Opo. At kung ano po yung mga kailangan na tulong, gagawin po namin, ibibigay po namin. At yung pong pagsasampa ng kaso, kami po yung nandyan sa inyo hanggang sa managot, ang dapat managot sa kasong ito. Okay, sir? Salamat. Salamat, sir. Sa muli, kami po itauspuso na ikiramay sa inyo. Huwag niyo po ibawa ang telepono at may kakausap po sa inyo na staff namin para doon sa ayuda na ibibigay namin sa inyo. Sandali lang po, no? Nandiyan ba si Dr. Yes, po. Nasa Alexis, linya na po. Alexis Sulit? Yes, po. Medical Legal Officer ng Public Attorney's Office, Forensic Lab. Okay, sige, maganda to. May marami tayong backup ng mga experts. Dr. Alexis Sulit, magandang hapon po, Doc. Yes, magandang hapon po, sir. Alright, nakita niyo na ho ba yung medical legal, yung death certificate ng baby at saka ng nanay? Yes, nakita ko po pati yung mga ibang dokumento na meron yung nanay, ultrasound, monitoring. Opo. So, base po sa inyong expert opinion, ano ba yung nangyari dito? Bali po, kung pagbabasihan natin yung ultrasound na ginawa, bali makita natin doon may findings na low-lying yung placenta. Opo. May possibility kasi medyo nakaharang ito doon sa lalabasan ng opo baby, ng bata. Opo. Ito naman po, kaya naman tong kaya naman makapag-deliver talaga. Although, ang advice kasi pag ganito is usually cesarean na or kung hindi man cesarean, dapat ubigay niyo na po yung magpapaanak. Kasi hindi nga po ito kayang persahin kasi ang nangyari po dun sa pasyente is nagkaroon na, ang kinamatay po niya is yung hemorrhage kasi pumutok po yung matres niya, bali. So, ano po dahil lang ba't pumutok yung matres? Maaari po, base doon sa napakita sa akin dokumento, is yun nga, yung placenta po kasi niya is masyadong low-lying. Mm-hmm. So doon pa lang dapat po, sir, Doc, na nakita opo na dapat yun ng komadrona at nag-decide na agad na itakbo na sa ospital. Yes, dapat po kasi yung mga ganitong kaso po, is ang pinaka-mubuti pong ginawa is dapat talaga nirefer na po sa OB. Okay. So meron po talagang kapabayaan dito na nangyari, Doc? Bali, yun po. Yung hindi ko po kasi alam kung meron bang kausap na OB, yung kung sino man po nagpaanak or may nagmo-monitor from some places. Pero yun nga po, sa opinion ko po, dapat po talaga sa OB. OB yung nag-handle po dito. Sandali po, ah. Sir Arthur, sa'yo pagkakalam, may doktor ho bang nandoon, present, o puro mga kumadrona lang? May doktor ho ba doon? Sir, wala daw po, sir. At meron ba silang tinatawagan? Meron ba silang kinakausap sa telepono ng doktor habang pinapaanak po yung misis nyo, sir? Wala po, sir. Kasi ang tinawag na nila nun siguro ambulansya, sir. Okay. Wala raw po, Doc. Opo. Ayun po. Ang mukhang naging problema po. Kasi nung pumutok po kasi dapat, na-control na dapat yung bleeding. Kasi mukhang napabayaan nga po eh. Nakaputok na po, which is to begin with, hindi dapat nangyari. So, yun po yung nakikita kong naging problem po natin. Okay, sige po. So, may kapabayan po talaga. Sige po, salamat po, Doc, sa inyong expert opinion. Magandang hapon po, Dr. Alexis Sulit, Medical Legal Officer, Public Attorney's Office, Forensic Lab Expert. Magandang hapon po, Doc. Magandang hapon din po, sir. Thank you po. Sige po, Sir Arthur, tutulong po kami. Lahat ng klaseng tulong na pwede yung namin ibigay at kakailanganin po ninyo, kami pong bahala. Okay, sir? Salamat po, Sir Rafi. Magandang hapon po, sir. At okay, muli, nagkikiramay po kami ang amin pong taus-puso ng pagkikiramay. Okay, sir.
Sige po, sir. Salamat po. Sakit, first baby pa man din sana. Napakasakit.